Pare, baka pwede nyo i-content sa PBA Motoclub yung paglipat-lipat ng mga players ng school. Kasi pansin ko, naging trend yan ngayon. Wala na yung school pride, di tulad ng panahon natin makipagpatayan para sa alma mater. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. Galing mag-Tagalog. Hindi, may point naman. Make sense. Uy, huwag yung tarayin yung ano, pag-uting. Oo nga, hindi naman. General lang to. General lang to, Jack. Kasi diba, nung panahon talaga namin, sa try out pa lang. Ako pro ako eh. Pro ako dun sa... Ah, sige, pagbigay tayo. Pero ako muna magano, kasi wala man akong, hindi naman ako nag-college dito. Pero masasabi ko lang dyan, minsan, you have to do what's best for the dun sa player. Athlete. Mm. Bata niya. Bata pa yun. Tsaka career niya yun. Diba? Katulad din sa NCAA sa States. Pag may offer. Laging ganun yun. Kunyari, pag hindi ka nabibigyan ng playing time dito, paano ka makakita sa NBA? Hindi mag-excel. Oh. Siyempre, dilipat ka sa... Magagamit ka. Sa yeah, just like PBA. Ganun din, diba? Oh. So, college. Hindi natin, pwede sabihin na pag isang school ka lang, doon ka lang forever. Ngayon kasi may mga ano na eh, may mga option na. So sa playing time ka na ka-base, paano pag money and ball sa college? Mas better for the student. Diba kasi, for sure, sa time nyo, wala naman allowance yun. Baka nasa 1,000 pesos lang a month yun. 4K to mix up. Oo, sa anong time namin sa Lasal. For one, anong mabibili mo dun? Yun na nga yun. Kaya yung mga nga namang sponsors. Sabi ni Mac. Diba? Totoo pa rin yung sabi ni Mac. Spokey. Ito nga may spokey pala pag-college kasi nyo walang so, ano. So isipin nyo kung mas malaki yung nakukuha nyo, gagawin nyo yun? Hindi. Hindi na. Unless ganun talaga gusto mong gawin. No. Ikaw, baka yun gagawin. Ikaw, pero ikaw. Sa akin, sa intake ko dyan. Anong intake? Take lang. Word ko yun. Napakilaman na niyo yung word ko eh. Anong take ko dyan? Intake ko dyan. Yeah. Akin yan. Hindi, ang say ko dyan, kung sa panahon natin yan, example sa akin, maga ako nagka-baby, si Tash. Alam mo yan, teammate tayo. So, nung nagka-anak ako, I have responsibility. Kahit college ka pa lang, may responsibility ka na. If may offer sa ibang school na mas mataas monetary, there's no doubt I will accept. Same thing sa nangyayari ngayon. Huwag natin i-judge yung mga bata na wala silang loyalty. Dahil unang-una po sa lahat, wala rin pong loyalty ang school sa'yo. Wala rin loyalty ang team mo sa PBA mo. Subok na yan. Correct. PBA player tayo. Ibig sabihin, ang basketball is business. Unfortunate to say, pero that's very, very true. Di ba? Kasi when they're done with you, they're done with you. Correct. Heather Brand na po nagsabi, MVP. So, kami mga role player lalo. So, pamangkin ko po ang Ian Baclaan from NU. Okay. Pamangkin ko siya. Hindi ko siya kinakampihan, pero para ako sa kanya. Yes ako sa kanya. Dahil... kung mas maganda ang opportunity sa Lasal in terms of academics, correct, in terms of financial support, by all means, accept. Mag-residency ka ng isang taon, that's the rules. Kaya nga naglagay ng rules eh. So, iti-take niyo yung residency, mag-skip siya ng isang taon. 1 year lang naman ngayon eh. Okay, so, huwag po natin i-judge yung mga bata na lumilipat. Same thing as kay Cortez, anak po ni Mike Cortez. Selling again! Do you remember that? Hindi mo naalala yung set it again? Set it again. O, dito lang natin sa Gaconatic silalabas. Ano yan? In every days natin. Gano'ng galing ako mag-screen? Above average? Special team mo yun eh. Okay. In-screen lang po yung Cortez. Hindi mo naalala to? Hindi mo naalala? Napigan siya.
Pag screen ko, tumumba siya. Tumumba. Bakit ka mag-aalit sa akin? Eh, good screen ako. Ang ginawa niya, next play. Same play. Anong ginawa niya sa akin? Sinigaw ka, di ba? Oo, oh, palisig ako. Yung sinadya niya, tapos sabi niya nung sinigaw niya sa akin, "Set it again!" So, tinatawa na siya ng mga teammate niya. Sabi, Rico ka pa nag-aalit, eh, good screen yun. So, ibig sabihin na pikol lang siya dahil may scenario na nung time na yun, dun siya hindi ginagamit ng coach. No, first rate siya. So, ang tawag ko sa kanya, kay Mike Cortez, set it again. Hanggang ngayon, panikita kami, set it again! Tumitingin na yun, alam niya na. So, anak po ni Mike Cortez, si Jacob Cortez, lumipat din na Lasal. By all means, I'm sure, mas maganda yung opportunity mo from academics, from financial support, from kotse, baka. Oo naman. Sino ayaw ng kotse? Pero, di ko alam ha, tanong ko lang ha. I don't know the rules here. So, sa States, pag NCAA ka, bawal magbigay ng ganyan. Dito pwede. Regalo. Galing siya sponsor. Yan ang ginagawa na ngayon. Ano din ko sa Spongy sa... Nung time kasi natin bro, nung time natin ha, wala pang ganyan. Hindi pa uso yung lipat-lipat? Oo, allowance lang. Kasi nung time natin, pag lumipat ka, is 2 years residency. Two years pa dati. Kasi sa NCAA, pag nahuli ka, binigyan ka ng pera, kotse, whatever. Ano ka, you're not gonna be eligible for the NBA draft. Or you get kicked out of the school. Mapipenalize ka eh. Dito hindi eh. Legal na dito. Kaya nga kawawa yung mga school na walang budget na kumuha ng players. Yun lang ang frustrating part dyan. Oh, I have nothing against sa mga lumilipat ng may mga opportunities sa kanila. Ang magiging downfall niyan, hindi na magiging balance yung league. Just same sa PBA yan. Kaya may narinig nga ako, sabi, para mag-a-appeal sila, ipagbawal na yung ganyan na ano sa mga college student na player. Kasi nga, yun nga, di ba, parang, sorry sa term, pero binibili nila yung player. So hindi ka against? Hindi naman ako sa hindi against, yun nga yung narinig ko lang. Pero syempre, kung ako yung time natin, why not, pare? Di ba, alam mo yung ganun? Kumbaga, magtatampo ka pa sa bigas, bigas tayo lumalapit sa'yo. Di ba? Hindi naman tayo mayaman. Anyone in your right mind will not turn down UGC if it's a better opportunity. Diba? Yun nga. Kasi yung time lang natin, nang siyempre gusto lang natin na makapasok sa varsity, maging scholar, may allowance o konti, okay na tayo eh. Kasi libre pag-aral eh. Kasi wala pa nga nung time natin na ganyan na tapatawag dito, ganyan na offer. Ikaw, di ba nung time, walang ganyan. Saka, alam mo, lumilipat ka lang pag hindi ka nagagamit. Kasi nung panahon natin, diba? From panahon nila Cortez, nila Cardona, nila Joseph Yeo, nung panahon natin, hanggang sa panahon natin, hindi pa yan na-discover. Wala pa nagsimula. Wala pang magabayan. Dahil may nagsimula na isang school, hindi ko alam kung sino nagsimula niyan, ayoko nang alamin kung sino nagsimula niyan. Pero dahil may nagsimula niyan, gaya-gaya na yan. Sa akin, hindi. Yung budget talaga. Kung may budget ka, panalo ka. Yung, oh. Sa slice. Sige, sa budget. Same sa PBA. Sino ang nagsichampion? Yung may budget. Sa UAAP, sino magsichampion? Either Lasal, Ateneo, UP. Sila may mga budget ngayon. NU, NU mayroon na eh. Dahil kay ano yan eh, di ba? Oo, di ba? Dati, NU, kalaban natin that time, talagang wala silang player din, hindi sila nakapag-ano na player. Bakit last place ang UE? Bakit last place ang UST? Walang budget. Exactly. So, diba? Gusto mo manalo? Find some budget. Hindi, gusto mo manalo? Sponsor. Hindi, sponsors para sa team. Ganon. Makes sense, no? Maganda tong topic na to, no? Medyo broad to, pero makes sense, eh. Pero wag natin sisisihin ng player dahil hindi, lahat tayo may pangangailangan. Ano ba? Kung ako, noong time ko ganyan, diba? Si Jacob, kaka-champion lang. Oo. Ano kaya yung reason niya behind na kaka-champion mo lang ha? Oo. And then, lipat ka sa Lasal. Financial support. Dahil na sa operas ng Lasal. But, itong the best nabasa ko. Ang payo ng isang ama sa anak. Oo, oh, nabasa ko din yan. Saka taga dun si Mike eh. Sa Lasal. Why not? Feel ito big part din yun. Hindi lang yung panahon. Pero hindi sinabi ni Mike yun. Ang sabi ni Mike Cortez sa anak niya, follow your heart because your heart will play. No.
Basta muna, hindi ko alam. Hindi, basta yun nga, para sundin mo yung puso mo. Follow your heart. Kasi, because, may kalugsong pa yun. At the end of the day, alam mo yung gano'n? Heart can be. Pero, ito, pre, natanong ko dati yan si Mike Cortez. Sabi ko dati, Mike, bakit ano, hindi mo pinakasalasal yung anak mo? Bakit sa Beda? Kasi ka, di ba, lasal? Siyempre, si Mike Cortez, lasal yan. Kumbaga, ano yan, ilang champion yan? Apat? Sabi niya sa akin dati nun, bro, hindi naman binigyan ng offer eh. Kaya hindi siya ba, ano? So yung tatay ang anak, kausap sa offer? Hindi naman, so, ibig sabihin, hindi naman siya, hindi, kumbaga, hindi naman, no, hindi kinuha yung anak ko eh. But, alam mo yung ganun, bro. So, okay naman siguro, ganun ang anak niya, nagsipag siya sa ano. Ito diba? Sabi ni Mike, my advice to him, career-wise, is you have to follow your heart. Whatever your heart tells you, at the end of the day, you don't want to be in a place where your heart is not. Yes! Tama rin sinabi natin, English lang ito, mahirap. Hindi, mahaba. Hanggang doon lang ako sa follow your heart. Meron pa siya sinabi, of course, there's going to be consequences for whatever he chooses. That's the only advice I'm going to give him. At the end of the day, it's going to be his choice, and the only thing I can do is support him. Same kami ng paano magpalaki ng anak na gusto maging basketball player. Pero, ngayon, ito, tanong ko sa'yo. Sabi niyo lang, okay, hindi siya binigyan ng offer ng Lasal. Dati. Ngayon, nag-championship siya. Mm-hmm. Siya yung one of the best players, kinuha siya ng Lasal. Mm-hmm. As a player, anong reaction mo dyan? Anong take mo? Same sa PBA natin. Correct. Same! Ako, ikaw, lagi ka nasa Enebra lang. Nag-stay put ka sa Enebra from start ng karir mo hanggang matapos. Bakit? Ako, naka-base ako sa performance ko. Palipat-lipat ako ng team. I played good sa Pure Foods, na-injured. Nilipat sa Barako Bowl. From Barako Bowl, nag-improve. Na-injured ka eh. Kaya nga. Si Mike, kaka-champion niya lang. Sa ACHC Jacob. Mas maraming offer. No, pero dati, hindi siya inooperan. Yun nga, that's what I'm trying to say. Why would you go to a place where they didn't realize your potential? Diba? Hindi kasi, same nga yun. Same yung scenario ko. Kasi, may ano dyan eh, may tawag dito. Kaya siya kinuha ng Lasal. Siyempre, nakita niya yung bata, nag-improve. Yun. Champion. Second, yung point na isang point guard ng Lasal, graduate na. Which is si Nelly. Nelly. Yeah, tsaka yung isa pa. Si Nelly, yung kumanta lang ano? Nelly. Yung kumanta naman, yung rapper. Down, Ebanel. Yung pinakamatapang na. Yung may ano dito? Yung Ebanel dito? Shimmy, shimmy, go, go, go. Lari na may tayo, pass it every time. So, si Nelly. Si Nelly ba yung pinakamatapang na basketball player na Pilipinas? Pinakamatapang na Nelly Furtado. Nelly! Bakit yung matapang? Yung ginerbed niya yung... yes! Anak ni Duterte. Yung tapang niya. So yun nga, may parang siyempre, kailangan nila ng point guard. Then yung isa pa, di ba, si... yung sabi pamangkin mo, si Baklan, ginawa din na Lasal. Kasi nga, parang siyempre, champion nila sa last year. Ginawa na ba? Hindi pa naman officially. Bibiglar na namin. So kailangan nila ng point guard din, Jay. Kasi siyempre, para next year, malakas sila. Pero feeling ko, the mere fact na yung dad niya doon naglaro, may malaking factor yun. Yun din isa. Siyempre. Kasi siyempre, ikaw, if your dad is playing for ano, yung sa first idol mo, yung dad mo eh. Oo naman. Gusto ko rin maglaro doon sa pinaglaro ng daddy ko. Feeling ko may ano din, diba? May big factor din yun. Nagkataon lang nung that time nga, walang offer sa kanyang bata. Kasi nga may player pa, may Nelly pa. Tsaka, kumbaga, nakita nila ngayon, may potential, champion, galing ng bata, galing eh. Veteran point. Yung nga sa college, eh, may mawawala talagang veterans. Kailangan mo palitan yung performance nun para makapag-repeat ka to second, back to back. Kasi repeat. Bro, dito ang college, iba talaga. Lalo UAAP. Iba yung... parang ano na yun, PBA dito yan. Kumbaga, next sa PBA. Kasi sobrang supportado ng alumni. Alam mo bro, never ako nakanood ng college game. Hindi tayo nakanood kasi last time. Hindi pa ako nakanood ng NCAA, UAP. Pero nakita ko sa TV, grabe yung mas marapro na nanon kasi sa mga pro. Iba yung UAP dito, lalo pag naglaban ng Lasal, Ateneo, UP. May mga ganyan na contender na talagang malalakas. Okay. Kunyari, ikaw yung Sambeda. Tapos, nisi mo, yan, I gave you the break, I gave you a chance. Ngayon, we allowed you to improve. A lot to showcase your talent. Nag-champion tayo. Then, iwan mo kami.
Depende naman siguro yun sa pag-uusap nila. At kung hindi siya i-release ng school, siguro mag-uusap dyan yung talagang school by school na. Alam mo yung ganun? Kasi feeling ko yung mga... Kasi kung naipitin siya, alam mo yung ganun? O, hindi pwede. Ba't pupakain niya? Dito nga. Alam mo yung ganun? May ganun scenario eh. Kung ipitin yung bata na hindi na payagan na lumipad ng school. O, so, yung feeling ko dyan, yung mga na nagagalit, yung mga taga Sabela. Okay. Yun kasi syempre, fan na nila si Mike eh. No. Or si Jacob, nag-champion sila. Bakit? Syempre, may ano sila, may animosity kasi iniiwan sila eh. So most likely, yung mga nagagalit, from Sabela yun. There's no doubt, automatic yun. Syempre, ikaw, di ba? Ganon din gagawin. At tanongin natin dyan si Coach Boyet kasi part siya ng coaching staff na ano. Di ba niloko nga ni Mike? Niloko ni Coach Boyet sa practice. Sabi niya, parang lilipat si sabi ni Coach Boyet. Yung naman. Nagkatotong nun. Naliban tapos nagkatotong. Well, sa lesson learned dito, huwag natin i-judge yung bata dahil... Hindi kasi natin bata. Tama si Mike. Decision ng bata. Career niya yan eh. Pero sabi nga ni Mike, you have to live with your decisions. Now, kung ayaw pala ng ganitong scenario, dapat may rules. So kung ang rules is one year na naka-hold ka, hindi ka makakalaro, yun yung rules. Kaya ka naglagay nun for this specific event. Diba? Yun yung sanction yan, yung parusa. Dapat ginawa mong 2 years para mas mabigat. Before, ganun bro. Diba, kaya hindi natin tayo lumipad. Pag NC ka, lumipad ka ng UAAP. 2 years is a lot of... Parang na 2 years. Tapos UAAP ka, lumipad ka ng 2 years. Kasi kaya maghihintay ka talaga ng matagal. 2 years ka mong wala saan. Kaya kasi 1 year na lang. Pati nga 1 year. Kaya siguro ginawa nila. Bro, bakit binago? Babal siguro yung rules. Kaya binago. Papayagan ng UAAP. Ngayon kasi hindi mo na masasabi matagal bro. Kasi ang daming liga ng college. Kahit hindi siya UAAP mayroon. Pwede sa maglaro sa mga kanya, PSL. Pag UAAP, medyo mahigpit sila. NC pwede. UAAP players, mahigpit sila. Pero ang daming liga ng mga ano eh, ng mga sinasali ng mga collegiate eh. Kaya hindi mo mapapansin na... maraming liga eh. Di ba? Ganun ngayon sa college eh. Kaya mag-asawa yung mga players sa mga liga. Dahil yung sa dami. Okay, pero alam ko, yung NC nga, pinapayagan niya maglaro sa mga MPBL, PSL, mga ganyan. Yung by the way, yung kay Ian Baclaan, nabasa ko lang sa Facebook yun. Hindi pa yun 100%, pero I think nilabas na yung statement kay Jacob Cortez. Yun nga, nag-post na nga si Mac na congrats eh. Kaya sabi ko, sige, alam natin, nag-gawin natin ng ano. Welcome, Jacob Cortez! Animo! Animo! Yay! Bro! Animo na lang. Best, Mike. Hail, Alma Mater, hail to the Rasay! So ayun guys, yun yung ano namin sa ano, yan ang case ng mga player na lumilipat ng school. Siyempre hindi nila sa masisisi. Mga Gakonatics! Sister club! Please continue to support Gakonatics! Sister ng sister YouTube channel ng PBA Portland Club, of course. Gakonatics. Please follow also, Pinoy Sakuragi, Mark Pingris. Mac Cardona Official. Yes. Marho Forever. Yes. This is amazing, Marho Forever. Yes, Marho Forever. And! Of course, follow po ang PBA Moto Club Team Amazing YouTube channel natin. Yes. Subscribe and like and share. Yeah. And comment down below guys what you guys want to ano kung ano yung gusto niyo. Yes, oh yan. Ginagawa natin ang reaction. May mga ano kayo, reactions or kung ano yung gusto niyo makita, di ba? Kung ano gusto niyo may content ni Gax. Di ba? Gakonatics, you are amazing. Yeah, kaya nabasag eh.